bata, kamusta kayo? Medyo matagal-tagal na tayong hindi nagkakasama-sama sa personal. At medyo nakakainip na din sa loob ng bahay, no? Pero salamat pa din dahil binigyan tayo ng paraan ni Jesus para magawa yung mga ganitong bagay na mag-video tayo at patuloy na magkasama-sama. At salamat din kasi sa pamamagitan nito, natututo tayo lahat kahit na magkakalayo tayo. Ako nga pala si Teacher Mimi from Communing First United Methodist Church at ako ang makakasama niyo sa ating beautiful lesson for the day. So, sa ating pagpapasimula, tayo manalangin, tayo pumikit at kausapin natin si Jesus. Tayo manalangin. Jesus, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa amin para patuloy na magsama-sama at matuto. Samahan mo po kami sa aming lesson, turuan mo po kami at tulungan mo kaming makinig at ihanda mo po ang aming puso at isipan sa pakikinig at sa patuloy na ma-experience po namin yung love mo po sa amin sa pamamagitan po ng aming lesson. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige kids! Dahil alam ko, namimiss nyo ng magsayaw, namimiss nyo ng kumanta sa loob ng church, tumayo tayong lahat at sabayan natin yung video na ito. Magre-relax muna tayo, okay? Gagawin natin yung inhale, exhale. Para medyo mawala yung pagod natin. Okay? So, sabayan niyo si teacher. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ngayon naman, mag-i-inhale, exhale tayo na merong sigaw sa dulo. Pag sinabi ni teacher na inhale, exhale, and then sigaw. Ha! Okay? Kayo nga. Inhale. Exhale. Sigaw. Ha! Isa pa. Inhale. Exhale. Sigaw. Ha! Okay. So, ngayon naman, umupo na tayo ng mabuti at makikinig na tayo kay Teacher Mimi. May ipapakita ko mga pictures sa inyo at huhulaan nyo kung ang story, kung anong story ito sa Disney natin, sa Disney story natin mapapanood. Okay? So, tignan nga natin, anong picture ito? Ayan, ano yung mga gamit na nakikita nyo sa picture na yan? Etong picture naman na to. Kanino kayang sapatos yan? Sa inyo ba yan? Girls, sa inyo ba yan? Or, eto. Etong picture na to. Yan, sino yung magandang babae na yan? Kilala nyo na ba, kids, kung anong story sa Disney yan? Sino kaya makakahula? May prize.
May prize kay mommy at kay daddy. Okay? So, ang story na yan ay si Cinderella. Ayan, tama kayo, si Cinderella. Sino nga ba si Cinderella? Ano nga ba yung story ni Cinderella? Si Cinderella, siya yung may mga step-sister. No? At lagi siyang ginagawang utusan. Tigalinis ng bahay, tigaluto. Lagi siyang inaaway ng kanyang mga step-sister. Pero, dahil mabait si Cinderella, siya ay nagkaroon ng fairy godmother. At dahil doon, hinihelp siya ng fairy godmother niya para maging maganda. Diba? Pero yung gandang niyang yun, nangyayari lang, natatapos siya hanggang 12 midnight. Pero kahit ganun, yung story na yun, maganda yung naging love story ni Cinderella. Dahil sa pagiging maganda niya, so pag-aattend niya ng mga party, nakilala niya ang kanyang Prince Charming. So, ano ba kinalaman ni Cinderella sa story natin today, kids? So, kids, ang story kasi natin ngayon ay about din sa love story. O, teka lang ha, hindi pa pwede ang crush ha. Pero, sinasabi ko ngayon na tungkol sa love story ni Isaac and ni Rebekah. So, ngayong araw na to, makikita natin kung paano bang nagkakilala si Isaac at si Rebekah. Kung paano yung kanilang love story ay nabuo, kung katulad din ba ni Cinderella. Sige, tingnan natin maigi, panoorin natin maigi, at please lang, makinig tayong maigi kasi mamaya ay may itatanong ako sa inyo at sasagutin natin ng sabay-sabay. Okay ba yun? So ready tayo? Panoorin natin yung video na to. The Holy Tales. Hello! My name is Tubby. I live here in this wonderful library and I love to eat books. I live here with my friends, Gumbo and Freckles. Gumbo! Freckles! Come out, come out! Wherever you are! Over there, on that great book, is Grand Old Holy. She is really old and wise and tells us wonderful stories when she is awake, that is. Oh, and we love to sing. Deep and wide, deep and wide, there's a fountain. I love the way you sing. Oh, thank you. Now please tell us one more story from the Bible. Okay. Today's story is about Isaac and Rebekah. A long time had passed since Abraham was blessed by God for being a good man. Abraham had become very old and his wife Sarah had died. Abraham knew that before he died, he would have to find his son Isaac a wife so that he would not be alone. So Abraham sent his most loyal servant to look for a wife for Isaac. The servant, along with camels who carried many gifts for the bride, were on their way to Mesopotamia. By the time they reached the town, it was evening. It was the time for women to fill their water jugs from the well. The servant was at a loss. He did not know which girl would be the right girl for Isaac, so he prayed to God to give him a clue. He decided he would ask for a drink from the women near the well, and the woman who would give water to his camel would be the woman that God had sent for Isaac. Even before he could finish praying, a beautiful woman came to the well. He said, "Could you give me a drink?" And she said, "Yes, I will give water to your camel too." At once the servant knew that this was the woman God had sent for Isaac. Her name was Rebekah. The servant told her about Isaac and asked if she would go to Canaan. She said yes,
and after getting her father's blessings, she was on her way to meet Isaac. Isaac was praying when he saw the camels coming back. He ran to see his would-be wife. When he saw her, he knew he would love her all his life. They got married and had a very happy life. So today's question is this. What was the name of Isaac's wife? It was Rebekah, right? Yes, it was. Very good. You do pay attention. Now, off you go. Bye-bye. Deep and wide. Deep and wide. There's a fountain flowing deep and wide. Holy tales. Okay, kids. Nagets nyo ba yung ating story? Naintindihan ba natin siya? So, sino nga yung ating mga characters dun sa story? Si Abraham, si Isaac, and si Rebekah. At yung servant, no? Yung servant ni Abraham. So, sige nga, tingnan natin kung nakinig kayong maigi. Mayroon akong mga questions dito na sasagutin natin ng sabay-sabay. Okay? Kung nandiyan tayo, nanonood, sasagot din kayo. Okay? Sana tama yung sagot natin, no? Pare-parehas tayo ng sagot. Okay. So, number one question. Who is the son of Abraham? Ano pangalan nung anak ni Abraham? Sino kaya? Kailangan pa ba ng clue? Siyempre, siya yung bida dito sa story natin, no? Ang answer ay si Isaac. Very good. Okay, number two. Why Abraham sent his servant to Haran? Okay, kids. Hindi nasabi sa story si Haran, no? Yung place na Haran. Doon pinadala yung servant kasi doon makikita niya yung mapapangasawa ni Isaac. Okay? Kaya doon siya pinapunta ni Abraham. So, bakit nga ba pinapunta ni Abraham yung kanyang servant doon sa lugar na yon? Mag-isip-isip. Bakit nga ba? Ano nga ba ang dahilan kung bakit pinapunta ni Abraham yung kanyang servant dun sa lugar na yun? Tama! To find a wife for Isaac. No, pumunta siya doon para hanapin yung mapapangasawa ni Isaac. Okay. So, nakaka 2 points na kayo ha. Siguro, nakaka 2 points na kayong correct ang inyong answer. Okay. Number 3. How did Abraham's servant know which woman was the right wife for Isaac? Nako, medyo parang pahirap na yung tanong natin, no? Paano nga ba nalaman ng servant na yun na si Rebekah yung mapapangasawa ni Isaac? Isip-isip, paano nga ba? Okay, so ang ginawa ng servant ay nag-pray siya kay God na ilid siya dun sa tamang babae na dapat na mapangasawa ni Isaac. Ano yung prayer niya? Ano yung parang sign, no, na gusto niya para masabi niyang yun talaga yung dapat na mapangasawa ni Isaac? Ano yung sign niya? Na kapag may isang babae na pumunta sa well, no, kids? Kasi yung well noon, dati dun sila nag-iigib. Hindi uso yung gripo dun dati, kids, no? Hindi yun uso. Well talaga. So, dun sila nagkukuha ng water nila. So, sabi niya, kapag ka may isang babae na pumunta sa well at pinainom siya, pati ang kanyang camel, ibig sabihin, yun yung mapapangasawa ni Isaac. Pero sabi dun sa story natin, hindi pa tapos yung prayer ng servant, ano, agad-agad in-answer na ni God yung prayer ng servant. No, nagulat siya dahil dumating si Rebekah. Okay, dumating si Rebekah, then kumukuha ng water, and then pinainom siya pati yung kanyang camel. No? Ang galing-galing naman kasi in-answer ni God yung
prayer ng servant. Okay? So, yun yung number 3 question. And then yung 4, what was Isaac's wife name? Nako, kilala niya yan, ha? Kanina ko pa siya sinasabi. Ano yung name ng napangasawa ni Isaac? Tama! Okay, si Rebekah. Si Rebekah na isang napakagandang babae ang napangasawa ni Isaac. Okay, so yun yung pangalan ng kanyang napangasawa. And yung last question natin, kids, eto, no, kayo yung sasagot talaga nito. Ano yung lesson na pwede natin makuha dun sa story ni Isaac and ni Rebekah? Sa tingin nyo kaya, ano kaya yung magandang pwede nating matutunan dun sa story na pinanood natin ngayon? Okay? So, gusto kong tingnan nyo, kids, yung story natin, kung ano yung ginawa ng servant ni Abraham. No? Nasimula pa lang sa paglalakbay ng servant ni Abraham, alam mo na ginaguide siya ni God. No? Na nagpadala si God ng angels para i-guide siya. Na sa paglakad ninyon, no, wala siyang idea kung sino ba yung babae na kailangan na makilala ni Isaac at maging asawa. Wala siyang idea. Pero, dahil siya ay nag-pray din, di ba yung second na ginawa niya? Siya ay nag-pray, humingi siya ng sign kay God, kung paano niya makikilala yung dapat na mapangasawa ni Isaac. At sinagot naman ito ni God. So, kung titignan natin, kids, meron akong dalawang bagay na gusto na matutunan natin dito sa story nila. Number 1, God is always with us. Okay, kids? Kahit anong mangyari, si God ay palagi nating kasama. Siyempre, kung gugustuhin natin siyang makasama. Kahit na minsan, pangit yung nangyayari sa atin, nagiging sad tayo. Katulad ngayon, di ba? Sino ba yung magiging masaya sa sitwasyon na meron tayo? Na nasa bahay lang, hindi makalabas, hindi makapunta sa mga malls. Di ba? Hindi tayo pwedeng magsama-sama, pumunta sa church, magkita-kita. Pero ganun pa man, gusto kayong i-remind ni Teacher Mimi na kasama nyo palagi pa din si God. Na kahit nasa bahay kayo, nakaupo man o hindi, nakatayo, nakahiga, natutulog, kasama nyo palagi si God sa buhay ninyo. Sabi ko nga lang, kung gugustuhin nyo. Diba? So, dapat din ginugusto natin kasi sa ating journey, no, sa ating paglalakbay, sa ating mga buhay, kailangan lagi natin kasama din si God na siyang mag-guide sa bawat hakbang natin. So, gusto nyo ba yun, kids? Na lagi nyo kasama si Jesus kahit saan kayo magpunta, naiingatan niya kayo, hindi niya kayo pababayaan, ipoprovide niya lahat ng pangangailangan nyo. No? Lahat tayo gusto natin yon. At patunay yon sa story natin kanina. Katulad ng servant, hindi niya alam, pero ginaid siya ni God patungo kay Rebekah. Yun yung number 1. God is always with us. Sabayan nyo nga ako, kids. God is always with us. Okay, number 2. God answer our prayers. Totoo ba yun? Si God lagi nag-a-answer ng ating prayer? Totoo yun. Katulad din sa story natin kanina, no? Nag-pray yung servant at agad-agad din ay in-answer ni God yung prayer ng servant na yun. Pero sometimes, si God nag-a-answer siya dun sa mga prayer natin ng yes? Okay yan? Kapag makakabuti sa atin? No? Kapag hindi makakabuti sa atin? And wait. No? Wait lang, sasabihin sa atin ni God. So, kahit ano pa yung sagot ni God dun sa mga
prayers natin, ang mahalaga, sumasagot siya sa ating prayers kahit hindi natin nakikita. Kaya dapat lagi din tayo mag-pray. Huwag natin kakalimutan mag-pray, kids, ha? Kahit sa anong sitwasyon, kahit sa anumang kalagayan natin, dapat lagi tayo mag-pray. Pagising pa lang, mag-pray na. Baka mamaya, pagising pa lang, nakalimutan na kaagad si God. No? Hindi siya magandang gawain. So, dapat lagi tayong nag-pray. Lagi natin tinatanong si Jesus kung ano ba yung gusto niya para sa buhay natin. So, ano yung pangalawang gustong matutunan ni Teacher Mimi? God answers our prayers. Okay? So, yun yung dalawang bagay na dapat nating matutunan. At huwag nating kakalimutan, no? Kapag naririnig nyo yung story ni Isaac and then ni Rebekah, sana hindi nyo lang maalala yung magandang love story nila. Kundi maalala nyo kung paano kumilos si God sa panahon na kailangan ng servant ng tulong ni God. Okay? So, God is always with us and si God nag-a-answer siya ng ating mga prayer. Okay? So, naintindihan? I hope na-enjoy nyo yung lesson natin for today. No? Yung story natin. Kaya, huwag nyo kakalimutan si Isaac and si Rebekah. Okay? Okay, kids. Para sa ating memory verse, sabay-sabay nating basahin. Basahin muna natin kung saan matatagpuan and then ipa-follow natin kung ano yung sinasabi doon. Okay? So, from Genesis chapter 24, verse 48. But he said to me, "The Lord, before whom I have walked, will send his angel with you and prosper your way." Again, Genesis chapter 24, verse 48. But he said to me, "The Lord, before whom I have walked, will send His angel with you and prosper your way." Okay, kids. So, pupunta na tayo sa pinaka-favorite nyong part. Alam ko yun. No, kasi dati, nung nagsa-Sunday school din ako, favorite part ko din yung arts and craft. Okay? Pero hindi magaling dun si teacher. Okay, mag-alala. Okay? Kaya dun sa mga hindi din masyadong magaling, mag-color, mag-paint, mag-drawing, no? Kasama nyo dun si teacher, hindi talaga din siya ganun kagaling doon. Okay? So, ngayon sa ating art activity, since ang ating topic ay about dun din sa journey nung servant, no? Kung paano niya nakilala yung si Rebekah, yung mapapangasawa ni Isaac. So, ang gagawin natin, papakita ko muna yung mga materials na kailangan natin, okay? So, kailangan natin ng bond paper, okay, kids? Bond paper, kailangan natin siya. Inisip ko talaga yung mga pwede nyo lang makuha sa loob ng bahay kasi hindi nga kayo pwede lumabas, okay? Kailangan din natin ng colored paper. So, pili kayo kung ano yung favorite yung color. Okay? Isa lang naman talaga yung kailangan natin. Pero, pinapakita ko lang sa inyo para makapili kayo kung ano yung mga color na gusto nyo. Okay? Kailangan natin ng glue. Kailangan natin ng marker. Pwede din naman lapis or ball pen kung gusto nyo. Pwede din naman. Kailangan natin ng gunting, ng scissors, pero ingat-ingat din ha, kasi kids, pwede kayong masugatan sa pamamagitan nito. Okay, kung meron kayong mas maliit, yung sakto lang sa inyo, mas maganda kung yun yung gagamitin nyo. At kailangan din natin ng crayons, kasi mamaya may gagawin tayo dun sa activity natin. Nung lalagyan natin siya ng decoration sa pamamagitan ng crayons. Pwede din namang paint. Pwede din naman yun. No? Pwede din naman yung colored pencil. No? Kung ano yung meron sa inyo. Kailangan natin ng yarn. Okay. And then, kailangan natin ng ano ba tawag dito? Double-sided tape. Pwede din. No? Kahit glue or double-sided tape. Okay lang kung ano yung gamitin nyo. Madalas lang ginagamit ko yung double-sided kasi
mas hindi siya basa. Okay? Kasi pag glue, diba, masyadong makalat. So, si teacher ginagamit niya yung double-sided tape. So, ang gagawin natin ngayon ay isang activity na pwede natin ihang sa ating door. Okay? So, ready na ba tayo? Start na tayo. So, una, okay, hawakan natin yung ating mga bond paper. Since, ang ginagamit natin sa ating paglalakbay o sa journey natin, no, ay paa, no, bukod sa buong katawan, syempre, pero ang kadalasang ginagamit natin is paa. So, gagawa tayo, or ibabakat nyo yung inyong isang paa lang ha, kids, isang paa lang, ibabakat nyo siya sa bond paper. Pero hindi na gagawin ni teacher yun. Kasi nakakahiya naman, makikita niyo yung paa ni teacher. So, gagawin niyo yan sa loob ng inyong bahay. Make it sure na malinis ang inyong mga paa para hindi madumi yung gawa natin at hindi, baka may maamoy na hindi maganda si mami, no, or si daddy. Okay, so, ang ginawa ni teacher, ito yung bond paper niya. Hindi binakat ni teacher yung paa niya kasi dinrowing niya. Okay? So, medyo malaki yung paa ni teacher, pero hindi talaga ganito kalaki yung paa ko, ha? Okay, kids, hindi siya talaga ganito kalaki. Medyo yung drawing lang ay malaki. So, thank you kay Ate Karen, kasi si teacher Karen yung nag-drawing ng paa na to. So, gagawa kayo, kapag nabakat nyo na yung paa nyo, lagyan nyo syempre ng mga, ano tawag dyan, kuko. Para magmukha talaga siyang paa. Okay? And then, kapag ganito na yung naging kalabasan, nabakat nyo na, nalagyan nyo na ng kuko. Kapag ganito na yung kinalabasan, isusulat natin kung ano ba yung memory verse natin. So, ano ba yung memory verse natin? Okay? Wait lang, isusulat lang ni teacher kung ano yung memory verse natin. Okay? So, sabi sa Genesis, kahit paano nyo siya isulat, kung gusto niya ba patayo, or pahiga. So, bahala kayo doon. Okay? Pero si teacher, ang gagawin niya ay patayo. Okay? Genesis 24:48. Okay, kids. Nasulat na ni teacher yung memory verse, no? Medyo maliit lang, no, para magkasya. So, sabi ko nga, pwede niyong gamitin yung pwedeng marker, pero kung mas maganda yung sulat niyo sa lapis or sa ballpen, o sa color pen, no, pwede nyong gamitin. So, nasulat ko na. And then, after nyong masulat yun, okay, kukunin nyo yung inyong crayons. Or kahit na anong pang kulay na meron kayo para aartihan lang natin siya. No, lalagyan lang natin siya ng konting arte. No, i-decor natin siya. Pero, since si teacher may nga, hindi niya to hilig. Hindi niya hilig ma yung arts, kids. Pero dahil love kayo ni teacher Mimi, hihiligin niya na din. Okay? So, ganun din kayo dapat. No? Kasi ng mga bata din tayo, mahilig tayo talaga mag-color. Something like that. So, bahala na kayo kung paano nyo kukulayan yung inyong mga gawa. So, color lang. Enjoy lang. No? Wala namang pagandahan. Basta,
para sa inyo kapag maganda na yung work nyo. Yun na yun. Yun na yun. Diba, Ate Annie? Si Teacher Annie, si Ate Annie, yung kasama ko nag-video sa akin. Magaling siya sa art. Kaya patulong kayo sa kanya kung kakilala nyo siya. Pati yung anak niya. Mamaya, babatiin ko sila isa-isa. Okay, kids. So, bahala kayo kung paano nyo pagagandahin. No? Pero si Teacher Mimi kasi mahilig lang siya mag-color-color ng ganyan. So, bahala na kayo. Walang pangit at maganda. Kasi lahat ng gawa nyo maganda. Okay? So, walang pangit na gawa. Basta ginawa mo kay Jesus pala, walang ganun. Lahat ng tingin ni Jesus doon maganda. Kaya huwag yung sasabihin na hindi kayo marunong kasi marunong tayo lahat. Okay. So, ganda lang kasimple yung ginawa ni Teacher. Kasi mahilig siya sa colorful. No? Gusto ni Teacher yung rainbow. So, eto, ginawa ko lang siya. Colorful. Iba't ibang color. Nilagyan ko lang siya. Inartihan ko lang siya. So, bahala din kayo kung paano nyo na. Pwede nyo lagyan ng bulaklak. Pwede din maglagay kayo ng road. Alam nyo, yung daanan. Pwede nyo din lagyan doon. No? Pwede nyo din i-drawing si, ano, si Isaac or si Rebekah. No? Pwede din kayo mag-drawing ng well. No? Kasi doon na tagpuan ni nung servant si Rebekah. And then, after nito, kids, kapag nagawa nyo na, kuha kayo ng favorite nyong colored paper. Kung ano yung pinaka favorite nyo. So, ako, favorite ko ay lavender or pink. Pero this time, pink yung gagamitin ko. Okay. And then, pagka tapos nyo na, ididikit nyo lang siya. Okay? So, gagamit ako ng double-sided. Gamitin natin yung scissors. Gamitin natin. Ingat sa paggamit ng gunting. Para dun sa mga baby natin, magpa-help kayo. Kung sino man yung kasama natin ngayon. Para hindi kayo masusugat. So, enjoy lang natin. Enjoy lang natin yung art activity natin. Okay? And then, pero kung gusto nyo naman din ng glue, pwede nyo din gamitin yung glue. Para, kung wala kayong double-sided tape, pwede nyo siyang gamitin. Yun nga lang yung double-sided tape. Sobrang hirap niyang gamitin. Oo, di ba? Kailangan mo pantanggalin isa-isa. Di ba? Kapag kaglo nga lang, masyadong nagkakalat yung glue kasi. Minsan, di na siya magandang gamitin. Kung may paste kayo, yun to yung paste, pwede nyo din siyang gamitin. Malapit na tayo matapos sa ating activities. Wait lang. I hope nag-i-enjoy kayo dyan sa bahay nyo, no? Okay! And then, pag natanggal nyo na yung double-sided tape, idikit natin dito sa ating favorite na color na colored paper. Okay? Nakita nyo na? So, nadikit ka ni Teacher. Okay? Nadikit nyo na. And then, hindi pa tapos dyan. Kasi ikakat pa natin siya. Ipo-form natin siya kung paano naka-form yung paa natin. Okay? Gupit. Gupitin natin. Sobrang simple lang ng ating activity. Kayang-kayang gawin. No? Basta ingat lang tayo sa gunting. Ingat lang. At syempre, kids, after ng ating activity, yung mga kalat natin, huwag natin ipaligpit kay la mami at daddy. Dapat matuto tayong magligpit ng sarili. Okay? Huwag iiwanan yung crayons. Yung mga pinagupitan natin. Okay? So, here na. Meron na akong malaking paa na pwede kong isabit sa pintuan. Pero, syempre, kulang pa din. Isasabit nga natin siya. So, wala pa siyang pansabit. So, meron ako ditong yarn. Okay. Lalagyan natin lang siya sa likod. No? Bahala na kayo magtansya kung paano. Kung paano magkakasya sa pintuan. No? Sa door na view.
Sugutin nyo lang. And then, lagay nyo dito. Sana nakikita nyo kids, pero mamaya papakita ni teacher. Gamitin nyo naman ang masking tape. Unit kayo. Unit. Okay, kids. So, meron na akong panabit sa aking doorknob. Okay. So, pwede na natin siya isabit sa ating mga bahay, sa ating pintuan. No? Kung may sarili kayong room, pwede natin doon isabit doon sa pintuan. Okay? So, ganyan lang kasimple yung ating activity sa araw na ito. So, I hope nag-enjoy kayo, kids. Nag-enjoy kayo dun sa mga paan natin. Okay? So, yun. Okay? Okay, kids. So, kailangan nang magpaalam ni Teacher Mimi. Dito na matatapos yung ating beautiful lesson. At huwag natin kakalimutan si Isaac and si Rebekah. Okay? Sana nag-enjoy kayo sa story natin. At nag-enjoy din kayo sa ating activity. So, again, ako si Teacher Mimi. At bago tayo magtapos, kakanta ulit muna tayo. Alam ko, favorite niya din tong song na to. So, sabayan ulit natin yung video. Samahan niyo ulit akong manalangin, children. Okay, let us close our eyes, bow our head, and let us pray. Thank you, Jesus, sa lesson namin sa araw na ito. Thank you po sa story ni Isaac and ni Rebekah na nag-lead sa amin. Sa message mo na lagi kang kasama namin, kahit saan kami magpunta, i-guide mo po kami na ang gusto mo, lagi kaming mag-pray. Kayo nga, Panginoon, ang siyang patuloy na makilala ng mga batang ito. No? Patuloy kong pinapanalangin po sila na samahan mo sila sa lahat ng pagkakataon po ng kanilang buhay. Ingatan mo po sila. And Lord, nawa, lumaki po silang patuloy na may takot sa inyo. At sa lahat ng gagawin po nila, kayo po yung laging mag-glorify, Lord God. Kahit nasa ganito po kaming kalagayan, dalangin po namin na matapos na yung pandemic na ito at patuloy na maging normal na po yung buhay namin. Inaalala po namin ang future ng aming mga children. Pero alam namin, Panginoon, ikaw po yung siyang naghahawak ng aming journey sa buhay at patuloy na sasamahan mo po yung aming mga bata. I-bless mo po sila na maging blessing sa kanilang family at patuloy na maalala nila yung story na natutunan po nila sa araw na ito. Muli, Panginoon, salamat at sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye, kids!